Salamat po sa pagtanggap niya sa amin. Huwag kang magpasalamat. Bahay mo rin to. Paano na yun, mahal na prinsesa? Laparin kibu yung mahal na reyna. Kailangan na natin makahanap ng lumang sa sakit na to. Tingin ko kailangan na malaman ang Tagabantay ang nangyayari dito sa atin. Isang araw pa, maniningil din ako. Pagdating ng araw na yun, ipararamdam ko rin sa'yo at sa pamilya mong sakit na dinalam mo at ng nanay mo sa akin. Paano niya tayo pamumunuan sa Tagumpay? Hindi niya malabanan ang Tagabantay. Hindi na nga ako sa propesiyang ganito. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang magawa. Mag-iingat ka sa mga garang regalong ibibigay sa'yo ng tatay mo. Hindi mo alam kung ano magiging kapalit niyan. Tumitindi na ang pangangailangan ng mga kalahi natin sa anak ng dilim. Dito na lang sila kumakapit. Kapag nalaman nila na hindi ito totoo, niloko sila ng haring aswang. Ano sa palagay mo mararamdaman nila? Kanino sa palagay mo sila kakampi? May dumarating. Hindi kumukuluan lang, Is. May berto na sing-sing. Ano kailangan niyo? Meron lang kami itatanong. Ano man naman yan? Nasaan ka ba nagpunta, Samuel? Buong araw kang hinahanap sa opisina. Maraming problema sa factory at saka sa ace lang nangangailangan ng desisyon mo. Kinailangan akong sumahan si Juan. Samuel, mas magiging mabuti para sa lahat if you just let everybody know kung sino talaga si Juan sa buhay mo. Kapag nalaman ng mga kalahi natin na anak mo si Juan, malalaman na rin nila na siya ang anak ng dilim. Anong punto mo, Kael? Sa ngayon, ang kailangan ng mga kalahi natin, mabigyan sila ng pag-asa ng anak ng dilim. At hindi ko magagawa yun dahil pinoprotektahan mo si Juan. Nagmumukha akong walang kwenta, walang silbi. Ano ba to? Para ba to sa kabutihan ng kalahi? O para sa sarili mo? Habang wala pa nakikitang pag-asa mga kalahi natin sa kanya, patuloy sila madidismaya. Patuloy sila magre-rebelde. Mas maraming hindi maniniwala sa'yo. At yun ang kailangan nating iwasan. Masusolusyonan lang natin ito kapag magiging tapat ka sa kanila. Kung aaminin mo sa mga kalahi natin kung sino ang tunay na anak ng dilim. Wala ka na kawala ngayon. Talian na yan, Agustin! Dito! Mga dilata, matatawal yan. Mag-iisipan ko. Sige, Ama. Papaalam na ako. Kael, hindi ka maaaring makita natin mabisita. Sa likod ka dumaan. Thank you.
Lola Belen? Ay! Lola Belen! Ma'am Laura, alika po, pasok kayo. Hindi na lang ko kayo na maiinom. Ah, ano po yan? Maganda po ito para sa kalusugan. Ah, Ma'am Laura, ito po ba ang sikreto nyo? Kung bakit mukha kayong bata? Parang gano'n na nga po. Naku, nakakahiyan man po. Hindi ko na ho inaambisyon yung ganyan eh. Tsaka ayos na po ako, hindi ko na ho iniisip na magmukhang bata pa ako. Naku, hindi po. Nakakalinis po ito ng katawan. Lahat ng dumi sa bituka natin, inaalis niya. Sige na po, subukan ninyo. Laura, sandali po. Okay po ba kayo? Oo. Parang nag-allergies lang ako. Masarap po ba? Oo po. Natikman ko po. Masarap po. Sige po, ubusin ninyo. Sige po. Ayos po ba kayo? Salamat ho, dahil pumayag ko kayo makaharap ako. Matagal ko na ho kasi kayong gusto makausap. Ma'am Ben, Aling Cora. Bakit ba, Juan? Ano bang gusto mo? Naiintindihan ko naman po kayo na ayaw niyo po sa akin para kay Rosario. Paano kita magugustuhan? Minsan mo lang piniiyak ang anak ko. Ayaw ko na masaktan pa ulit si Rosario. Ma'am Ben, kaya nga po ako nandito para gumawa sa inyo ng pangako. Pinapangako ko po na hindi ko po pababayaan si Rosario. Mamahalin ko po siya at sisigurado din sa inyo hindi ko siya paiiyakin. Alam ko pong marami pong agam-agam sa isipan ninyo. Pero hindi po ako titigil hanggat hindi niyo po ako pinagkakatiwalaan. Pinapangako po sa inyo na magiging maligaya po si Rosario sa piling ko. Mas magiging masaya si Rosario kung titigilan mo na. Huwag mo na siyang didistorbo yun pa. Teka. Masyado na yata umiit ang usapan dito. Ben, kaya tayo nandito para mag-usap at magkaintindihan, di ba? Ang mabuti pa, magkape muna kayo. Salamat po, Nay. Ben? Sige, Juan. Tatandaan ko ang araw na ito. Pero kapag sinira mo ang pangako mo, kapag sinaktan mo o niloko mo ang anak ko, malalagot ka sa akin, ha? Hinding-hindi mo na makikita pa si Rosario kahit kailan. Maliwanag ba? Maliwanag po, Tay. Yummy. Mas yummy. Hindi ba, Pikoy? Sinabi ko sa'yo, huwag kang pupunta sa loob ng kusina. Bihira kang bata ka. Ano bang gusto mo rin sa loob, ha? Ano? Gusto ko lang naman po kasi tignan eh. Mga ako po, di ko na po ulitin. O sige, Pikoy, huwag ka na matakot, ha? Okay na. Manang, magpahinga na kayo.
Sige po, huwag lang na. Ako'y nagagalak ni balita sa inyo na nasa aking poder na ang aking anak. Ang anak ng dilim. Magaling. Kapag handa na siya, maaari nilang hawakan ang bagong ito. Mahal na sarap na yan. Ako'y humihingi pa ng sapat na panahon para may paliwanag sa aking anak ang kanyang tungkulin bilang anak ng dilim. Kailangan ko muna siyang mabawi sa mga umuusig sa amin na unang kakuha ng kanyang lupa. Ngunit kailangan mo ng bilisan nang magampanan ng anak ng dilim ang kanyang tungkol at magtagumpay na agad ang mga lahat sa mga tao. Masusunod. Mahal sa anaya. Tay, kaya po ba ito doon sa pabrika na pinuntahan natin ang isang araw? Oo, anak. At hindi lahat ng torosaryo. Ito ang makapagpatunay sa inala natin. Hindi simpleng dilata yan. Sigurado ako, laman lobya ng tao. Yan ang amoy ng mga pagkain ng mga aswang na nakikita namin dati sa mga operasyon namin ni Juan. Kailangan ho malaman to agad ni Juan, Tay. Ano kailangan ho malaman? Juan, tama-tama ang dating mo. Itong dilatang ito, galing doon sa factory ang inimbestigahan namin ni Pepe. Laman loob ng tao. Positibo. Laman loob ng tao ang laman na yan. Oh! Kung sino man yung nasa dilatang yan, malangit naman ang kanyang kaluluwa. Sige, Polo. Ngayong gabi, sasalakayin na natin ang factory. Tay, pasensya na po kayo. Baka hindi po kasi umuwi ngayong gabi dyan eh. Meron po kasi kami lalakarin nila Lolo Jules. Ito ba yung mission mo? Parang gano'n na nga po, Tay. Juan, gusto mo ba sabihin sa akin kung ano yung mission na yan? Kasi baka delikado. Pasensya na ho. Siguro mas mabuti pa na huwag nyo na malaman kung ano pa yung mission namin ngayong gabi. Sige. Mag-ingat ka lang, anak. Maraming salamat, ho. Huwag ko kayo mag-alala. Mag-iingat po ako. Kael, i-vacate niyo ang factory niya. Sigurado ko, yan ang susunod na pupunta ng Juan. Kailangan wala silang makita dyan. Do it now. Masusunod po ba? Masela ng operasyon na to dahil maaaring ang Haring Aswang ang direktang nangangasiwa sa pabrikang yun. Mas mabuti yun mo, Pepe. Dahil kung makakasagupa natin siya ngayon, tatapusin ko na ang laban ngayon. Kaya, kahit anong mangyari, huwag niyong sasaktan si Juan. Opo. Salamat, Kaya. Para saan naman? Salamat dahil inuuna mo ang responsibilidad mo sa mga kalahi. Kaya sa iyong emosyon. Salamat naman. Tayo na mga kasama. Juan. Mag-iingat kayo. Magkala, Rosario. Mag-iingat ako. Ikaw na muna bahala sa tatay ko, ha? Huwag siyang pababayaan. Hindi ko pababayaan si Pepe. Thank you.
ninyo. Baka dumating na ang mauusik sa atin. Masusunod po. Sa mga tak. Mukha na tulog tayo. Huwag na tayo magsaya ng panahon. Sumugo na tayo. Tayo! Tara! Hoy! Itigil yan! Lalo na ang tungkol sa isla. Pag nagkataon, marami naman sa kalahin natin ang mamamatay, mapapahamak ng dahil sa anak mo. Yun ang iiwasan kong mangyari. All I'm trying to say, Samuel, is that you have to have this under control. Hindi pa pwedeng maubos ang lahi natin para protektahan si Juan. Kailangan maprotektahan din natin ang kalahin natin sa kanya. Baka dumating ang panahon, malaman ng mga kalahi natin na marami sa buhay nilang nasasakripisyo ng dahil sa anak. Thank you.
hanggang sa muli, Tagabantay! Yes! Chung! Ayaw! Chung! Di ba kayo nagtataka dun sa kusiner ni Ma'am Laura? Ano naman ba yan, Pikoy? Kakatakot po kasi talaga siya kumakatingin eh. Minsan mo nang nakausap yung tao eh. Inusgahan mo na kaagad. Paano kung di pala mabait yung kusiner, Loli? Kailangan ba talagang gawin to? Nag-aalala ako sa'yo. Maraming po taong maahas sa akin. Kaya kailangan kong napalan ang tungkulin ko. Tuloy yata si Manang dito, Luli. Nandito lang yun. Manang! Manang!